It's about something na parang you can lean on or something na parang pwede mong matakbuhan. It could be a thought, it could be somebody, it could be something na you really treasure most, something that makes you feel better. Hello, Pepsters! Welcome to Pep Spotlight. And we have today singer-songwriter, frontman of South Border na talaga namang hinahangaan nating lahat. First time on Pep Spotlight, we have Mr. J. Durias. Hello, hi. Mr. J. Thank you. Thank you, Pep, for having me. Finally, first time ko dito. It's so nice to be here. Yes, opo. Sana po kayo ay mag-enjoy sa inyong first time. Hindi naman namin kayo masyadong mahihirapan. Yeah, pero I'm sure. Super excited po kami, no, na malaman ng mga kwento. Kasi first time nga ito, tsaka rare opportunity. So, finally, it's happening today, no. And pero, syempre bago po yun, doon na tayo sa pinaka-latest muna dahil meron kayong bagong single na kayo mismo ang nag-compose, nagsulat, and kumanta syempre ang Better, di ba? Na streaming na daw po sa Spotify. So, ayun po. Ano po ba ang kwento sa likod ng kantang ito, Sir Jay? Better. Wala lang kasi, di ba, nung pumasok yung pandemic, medyo, alam naman natin, very uncertain yung feeling. So may konting, may parang depression na hindi mo maintindihan. Eh. May, the sadness is there, then, you know, meron ding takot. You know, you're just not sure about the future. So parang naano lang masyado ako. Parang one day, parang naisip ko, balikta rin ko kaya yung feeling ko. Gawa kaya ako ng something na para lang ma-reverse yung ano yung mm-hmm. yung at least man lang nangyayari sa utak ko kasi mm-hmm. medyo parang kinakain ka na slowly ng ano eh ng times eh ng feeling mismo na yun. So I just thought of writing better para lang talagang to perk things up pati na rin sa bahay para lang you know to inspire the people there, you know, just a feel good song. Simple lang naman siya na kanta, just it's about something na parang you can lean on or something na parang pwede mong matakbuhan. It could be a thought, it could be somebody, it could be something na you really treasure most, something that makes you feel better and then cures you. Opo, ano, hindi kasi para ang takeaway dito, hindi wala talagang spared from, you know, yung feeling ng uncertainty, ng takot habang tayo na sa pandemic. Especially kayo po, di ba, super affected yung industry ng music ngayon. Yeah, because yeah, very much. Kami yung last na yatang pumasok eh. Correct. Yeah. Pero kamusta po yun during that time na syempre grabe yung naging effect? And then buti po, kahit pa paano, naging very productive, ang dami niyo po na-produce, including this song. You know, I'm so thankful for that na may nandiyan yung mga projects. Kahit na, di ba, talagang total, standstill talaga tayong lahat nun. Pero, yes. You know, ang mga ginagawa ko lang nun, siguro, everyday music. I tinker with my keyboards and try to write some stuff. Mm-hmm. More on, ano talaga, music creation. And from time to time, nakikibalita ako sa mga bandmates ko kasi mas sanay akong kasama sila. Tapos mm-hmm. nung nagkaroon na ng mga, you know, online gigs, yun, medyo bumukas na. Tapos bumukas na yung feeling ng saya. may parang ano ng patutunguhan na. And yun na nga, yung mga projects ko on the side with SB19, it was just so short. It was just behind the scenes, pero I was so I'm so grateful I was a part of that, yung mapa and what. Kaya mm-hmm. ayun, okay naman po, no? Awa ng Diyos. Kasi parang ano, no, isa rin sa mga naging ano nagpa-better talaga nung pandemic is sa inyo is music pa rin talaga. Yung parang yeah, ang galing you lang, have to look for talaga. Something na talagang pwede mong akapin ng security mo. Mhm. Yeah. Ang galing po talaga, ito ang ano niyo po, no, passion, kasi yun yung nagbibigay din ng comfort talaga sa inyo. I mean, syempre kasi aside from passion, part din po siya ng work. So sometimes, di ba, parang you want to, siguro at least, mga parang maghanap ng ibang diversion, ganyan. Pero sa inyo yes. po talaga, yun din mismo, yung naging, ano nyo, comfort zone during comfort zone, the uncertain right. times. Security blanket. Correct. Opo, yun. Security blanket. Ang galing, so you can say na, ano, yung partly,
in this song, music yung ano, tinutukoy, kumbaga, yeah. Nagpa-better sa inyo. Yes. It was my, para siyang hideout eh, or parang you just go to it eh. You just, parang sa akin, parang yun ay pinaka sinasandalan ko all my life. That's the only thing that I know. And a big part of it came from my dad. So, pumanaw na siya, you know. Pero, kumbaga, it's just everything to me, you know. Parang mm-hmm. part, a very, very big part of me. Kaya talagang okay. Doon na lang ako. Outlet ko yun. Opo naman. Outlet ang maraming musikero yun, of course. Kasi kami naman, talaga naman pong kilala namin kayo for your music, no? Na mamaya, mas, ano, mapapag-usapan natin. Kaya, nakaka-excite itong interview na to, kasi, yung mga dati mong pinapakinggan, ito na, malalaman natin ang mga nako, bata pa kayo nun. I'm so sure. Pero ito po kasi, ang ganda din ng lyrics, no? Yung talagang, you know, yung you are my go-to app. So, parang, kayo po ba yung go-to app na yon, is it literally an app or merong person or something? Parang ano lang yun, it's like you're like my go-to app. You know something, when I was working on the song, pag may glitch yung isang, for example lang to ha, para may problema yung isang track, there is this app that I always go to para lang ma-fix yung problema na yan. So dun ko siya naisip din eh. Parang you're like my go-to app. You know, you make things better. So parang ganun din, yun, yung go-to app na yun, which I always go to, nag-inspire din sa akin maggumawa nung first part nung ano na, nung lyrics na, tuloy-tuloy na rin yung kanta. Kaya wala lang, parang sabi ko, bahala na kung maintindihan nila to. Galing nga po, kasi yun nga, parang ano din siya, no? Pwedeng maging ano, positive na hugot song. Kasi lalo na yung part na ito, taking away my pain, rushing me back to my game. So parang ang galing na talagang nagbibigay ng encouragement. So parang kung kanino man i-dedicate ng taong makikinig yung song, no? Parang talagang grabe. I really wish na nung time na yun talaga, I was hoping na it could really bring hope pa and parang comfort din sa mga, you know, in literally na nagkakasakit, you know, parang yeah, marami kang napapanood eh, di ba? Apektadong-apektado kami noon eh. Sobra. Mm-hmm. Kahit napapanood lang namin. Opo, kasi ang hirap naman din talagang emosyon yun eh, yung maibibigay mo for so much, the people so that you see. Mm-hmm. And kasama din po yun, syempre, sa paggawa niya ng music, di ba? Oo. Sobra. Itong pandemic na to, dedicated sa pandemic yun. Pero yun po, syempre, I'm sure part ang inyong family talaga. Ng yung mga tao na ganito, who took away your pain, parang yung naging go-to app nyo rin na tao, di ba? So, kamusta po kayo noong pandemic? Parang paano naman din sila naka-inspire sa inyo? Of course, marinig ko lang yung mga bata. It's a breath of fresh air, of course. Makita ko lang yung family na okay din ako. At saka, of course, vice versa, pag nakita nila yung you have to stay strong for others, eh. For the ones that, you know, who are around you, of course, yung family mo. Kasi kahit na medyo nagkakagulo na yung mundo, you have to still, you know, look at least in control ka and you're still, you know, looking strong and you know what to do, things like that. Correct. And of course, happy. Kailangan, kahit na ano, ngiti ka pa rin. Ito po sa inyo, syempre, no? Kasi ito naman, talaga nakatingin ako doon sa lyrics kasi nga po, ang ganda-ganda. Yung, talaga, yung kind sobrang simple. Salamat. Ito yung parang ano, parang ang naisip ko agad dito, yung inyong wife, no? Yung parang ang dali niyang i-ano. Pwede siyang ganun. Pwede love song. Actually, in general, mm-hmm. Pero tama ka. It's also, love is a very big factor dyan. It could be your the love of your life. It could be your daughter or your son, kahit sino eh, yung imaginary friend mo. Basta bahala na sila kung paano nila i-treat. I wrote that song for the people. I wrote that for everybody na hoping they could find shelter through the meaning of the song or just find comfort man lang by listening to the, you know, the keywords of the music. The first song that I ever written was Kahit Kailan. Eh. I was in second year high school. Dito na lang nabuhay sa Manila nung na-record namin. Pero sinulat ko siya back in 1990, 91.